Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinihinalang nakapasok na sa bansa ang Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Yan po ay sa pag-uwi mula sa United Arab Emirates na isang OFW na nagpositibo sa MERS-CoV. Ayon sa Department of Health, naka-quarantine na sa isang ospital ang naturang OFW. Gayon din ang mga kaanak niyang kasama niyang bumiyahe mula sa UAE. Naka-isolate o nakabukod na rin yung mga sumundo sa kanila sa paliparan. Mula sa Ninoy Aquino International Airport, nakatutok live si Sherian Torres. Sherian. Yes, Mel, Mike, si Health Secretary Enrique Ona na mismo ang nagsabi sa isang press conference na isang OFW galing sa United Arab Emirates ang umuwi dito kahapon kasama ang kanyang pamilya. Pero pagdating dito sa airport, sakala lumabas ang resulta sa UAE kung saan positibo siya sa MERS coronavirus o MERS-CoV. Hindi kinilala ni Secretary Ona ang OFW na nagpositibo sa MERS-CoV. Hindi rin niya sinabi kung nasa inito ngayon sa bansa. Ang pagtitiyak niya, naka-quarantine na raw ngayon ang nasabing OFW at isang ospital o sa isang ospital kasama ang kanyang asawa, dalawang anak at isang kasambahay na kasama niyang bumiyahe pa uwi mula sa UAE. Pati ang limang taong sumundo sa kanila sa airport, naka-quarantine na rin. Ang sabi ni Ona, nagkaroon daw ng direct contact ang OFW sa isang pasyente sa UAE na namatay dahil sa Middle East Respiratory Syndrome o MERS. Pabakasyon. Kaya nga, ibig sabihin, nakuha ang result niya nung pauwi na siya. Ang karaniwang sintomas ng MERS ay lagnat, ubo at higa o hirap sa paghinga. Pero sabi ni Ona, wala raw ipinakita mga sintomas ang OFW kaya gusto nilang gumawa ulit na mga test para matiyak kung positibo nga ito sa MERS-CoV. Sa Biyernes, inaasahang lalabas na ang resulta sa mga panibagong test. Maingat si Ona sa pagsasabing ligtas pa rin daw ang bansa sa MERS-CoV. Would like all of our people, of the public, our people, to enjoy the vacation. To be assured that we are doing all the necessary precautions, both in making sure that this viral infection don't come to our shores. Ang MERS-CoV ay posibleng maipasa na isang taong positibo dito sa ibang taong magkakaroon ng close contact sa kanya. Kaya tinanong ang mga health officials, paano naman ang mga pasaherong nakasabay na OFW sa eroplano pauwi ng bansa? Ang sabi nila, 12 pasahero ang susuriin ng DOH dahil posible raw na nagkaroon sila ng direct contact sa OFW. If he is on the middle, then we have to make tracing on all those in front and back and left and right. But Mel, Mike, sinabi rin ni Ona na pinaitang niya rin ang pagmomonitor sa airport ng mga dumarating na pasahero. At kasama na nga dyan yung patuloy, yung 24-hour monitoring gamit yung mga equipment ng DOH doon mismo sa mga at ng Bureau of Quarantine na rin doon sa mga OFW o mga pasahero na bumababa sa mga paliparan sa ating bansa. Mel, Mike? At Sherian, naka-quarantine yung OFW at yung kanya mga kaanak na kasama niyang bumiyahe pabalik dito sa Maynila. Ang tanong eh, paano yung ibang mga tao na nakasalimuhan ng OFW na yan? Naka-quarantine ba sila o hindi? Sherian? Yes, Mike. Yung ibang mga nakasalabuha, kagaya nga nung sinabi natin kanina, no, ayon dito kay Dr. Rabella ng Bureau of Quarantine, meron silang ginagamit na certain computation kung saan magtatalaga sila o magtatakda sila ng bilang ng mga tao na posibleng nakatabi o kaya ay pansamantalang nakaugnayan nitong OFW na ito. At dahil daw meron namang mga seat number itong mga ito, ay itinetrace na nila isa't isa at ngayon ay kinokontakt na nila para masuri rin. Mike? Okay. Sherian, isa pang tanong. Paano yung mga kapwa natin Pilipino at kapwa OFW niya na nakasalimuha yung taong yan doon sa United Arab Emirates na posible rin na nagpositibo rin? Mm-hmm. Sherian? Oo. Meron, Mike, na dalawang specialista na ipadadala ang Department of Health doon sa UAE. At ito nga mismo, Mike, yung susuri doon sa mga OFW na naiwan naman itong Filipino nurse na ito. Kasama din doon, Mike, yung ibibigay nila na pagbibriefing maliban doon sa pag-check mismo sa kondisyon ng mga OFW na naroon para magkaroon sila ng sapat din na impormasyon kung paano nga makakaiwas din dito sa virus na ito. Mike? Maraming salamat, Sherian Torres.